Praise the Lord. So, basahin ko po yung scripture, Ephesians 5, verse 18. Do not be drunk with wine which is in excess, but be filled with Spirit. God wants us to be filled with the Holy Spirit. Without the Holy Spirit leading the life of the leaders and servants of God, I believe that the ministry or the work of God will not succeed or prosper. Isa ito sa pinakamahalaga na kailangan ng mga lingkod ng Panginoon na mangyari sa kanilang buhay. Jesus has given emphasis on this before He ascended to heaven. Sabi po ng Luke 24:49, maghintay kayo sa Jerusalem habang para matanggap ninyo ang ipadadala ng Ama. At ito po ay nangyari doon sa Acts chapter 1 verse 8. Na natanggap nila yung baptism ng Holy Spirit at nakita po nila na sila nagsalita ng ibang wika at ang mga disciple, mga kapatid, ay naging matatapang, naging effective sa gawain ng Panginoon. So, the disciples, to be successful in the work of God, they needed the power of the Holy Spirit to lead them and guide them in their life, personally at saka sa ministry. Many good things will happen to every believer or worker of Jesus Christ when they are being guided and led by the Holy Spirit of God. Being led by the Holy Spirit signifies that they are the sons of God. Sabi po ng Romans 8, verse 14 and 16. Pag binasa po ninyo doon, mga kapatid, those who are being led by the Spirit of God, they are the sons of God. At ito rin ang patunay na tayo mga anak ng Lord when we are being led by the Holy Spirit. So, nakita ko po ang kahalagahan nito. Hindi naman po ako nagmamalaki, pero nung ako po ay nagsimula na sa ministero, nag-resign ako sa aking trabaho, ito po ang isa sa mga unang tinuro ng Panginoon sa akin na mapuno ng Espiritu Santo at mapangunahan sa lahat ng mga ginagawa. Kaya nga po, nung tayo po ay nagsimula, marami sa inyo ay nakakaalam na tayo nagsimula, eh maliit lang naman yung ministeryo yung pinagkatiwala sa atin ng Lord. Alam na alam ninyo yan, mga kapatid. At saka po yung mga kapatiran sa church, bibihira naman doon ng mga mayroong mga magagandang trabaho, mabuting trabaho. You know it. At yung iba wala, kadalasan wala. Talaga namang para tayong nagsimula sa wala. Pero purihin ng Lord kasi tinuruan niya tayo. Tinuruan niya tayo kung paano mabuhay sa Espiritu. So, paano bang mapuno ng Espiritu Santo? Alam naman ninyo yun, ano? Una, gusto ko lang isa-isahin kung paano tayo mapupuno ng Espiritu Santo. Number one, kinakailangan mabaptize ka sa Holy Spirit. To be baptized in the Holy Spirit or to receive the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Dapat meron pong ebidensya ng pagsasalita sa ibang wika. So number two, para tayo po ay lalo mapuspos ng Espiritu ng Lord, palagi tayong manalangin. Always pray in understanding, yung binding loosing, overnight prayer meeting, tsaka yung mga regular prayer meeting po natin. So particularly sa ating personal na buhay, yung praying in tongues or praying in the Spirit. When you pray in tongues or in the Spirit, you will speak the mysteries of God. You know it, 1 Corinthians 14 verse 2. Sasalitain mo daw yung misteryo ng Panginoon pag nagsasalita ka sa ibang wika. At alam naman po natin ang misteryo ng Lord. This is the plan, the purpose, and the will of God for us and for His kingdom. Yun po ang mystery ng Lord. Gusto yung i-reveal ng Lord yung lahat ng mga bagay patungkol sa Kanyang kaharian, kung paano tayo lumago, paano tayo maligtas, paano tayo magamit ng Panginoon, at paano mapagpala ang maraming mga tao through us. So I believe that is the mysteries of the Lord. Meron po mga malalalim na misteryo na kapag tayo po ay palagi nagpe-pray, lalo po natin nakikilala ang Diyos sa ating pong buhay. So, sabi po ng 1 Corinthians 14, verse 14 to 15, iba po itong praying in the Spirit at saka yung gift of tongues. Ano? Sabi ni Pablo, if I pray in the Spirit, if I pray in understanding, I will also pray in the Spirit. If I sing in understanding, I will also sing in the Spirit. So merong prayer in the Spirit, merong pong gift of tongues that needs interpretation.
So when you pray in tongues, purihin ng Lord, you will speak the mysteries of God. Amen? Yung pong misteryo ng Lord ay ito po yung plans, purpose, at saka will ng Lord sa ating buhay at sa kanyang kaharian. So, marami po mga pagkakataon na inihayag ng Lord sa akin ang kanyang plano. Maraming pagkakataon na tinulungan tayo ng Lord sa atin pong buhay, lalo na sa ministeryo, nung tayo po ay nagsisimula. Naalala ko na tayo po ay nagsimula siyempre sa Ene Domingo, naglipat po tayo sa San Gabriel, tapos naglipat po tayo sa St. Peter, okay, naglipat po tayo sa Monte de Piedad, sa Benitez, tapos sa Monte de Piedad, sa Pinatubo, sa Cafe Abder, dalawa, isang palengke, isang restaurant o beer house, tapos sa matagal tayo doon, tapos naglipat tayo sa, hindi, marami pa, naglipat tayo doon sa Monte de Piedad nga, tapos sa Benitez, tapos sa City Tower, tapos sa Escueta Building, pagkatapos sa TNJ, pagkatapos pumunta tayo sa Prisco, pumunta po tayo pagkatapos bago dito, nag-rent muna tayo sa TNJ ng mga ilang panahon na nag-service tayo doon bago tayo napunta rito sa ating kasalukuyang home church. So doon po nakita ko kung paano tayo nilid ng Lord. And it is true, of course, the Spirit of God through prophecy. Kasi naniniwala po ako sa propesiya ng Panginoon na kapag ka ang isang tao puno ng Espiritu ng Lord, pwede siya mag-prophesy. Everyone can prophesy. So God will reveal to you His will, His plans, and His purpose. Amen? Ililid niya tayo. Bagamat alam naman natin na sa bawat pinupuntahan natin ay maraming pagsubok, but praise God, every time na lumilipat tayo, meron tayong mga tagumpay na natatanggap. Naalala ko nung naghanap tayo ng malaking bahay-sambahan magmula sa Benitez kasi medyo naliliitan ako doon at parang siyempre hindi maganda yung lugar, nag-pray tayo, nabigyan tayo ng malaking lugar. I mean, kasi maliit doon, ano? So, binigyan tayo ng Lord doon sa Escueta. Pagdating doon sa Escueta, nag-pray tayo, nabigyan tayo ng lugar na mas maganda doon. Naalala ko, isang buwan tayo nag-pray in the spirit ng isang oras every morning para bigyan tayo bago tayo naghanap. And praise God, pagkatapos po ng 1 month, pinakita ni Lord sa atin yung pong Escueta building na bagong gawa, pero fifth floor nga lang, pero purihin ng Lord kasi meron palang ganong kalaking bahay-sambahan sa Cubao na pwede tayong nating upahan. So nakita ko po kung paano kumilos ang Espiritu ng Lord, how He leads us by His Holy Spirit sa bawat galaw natin sa ministeryo. Maraming po mga patutuo at instances na ipinakita ng Holy Spirit na tayo po ay ginagabayan niya. Kaya ng Lord alisin ang mga problema o gawa ng Diablo laban sa atin at sa kanyang ministeryo. Kayang-kaya po ng Lord. May mga pagsubok pero napagtatagumpayan. Nire-reveal ng Lord sa atin o sa akin yung mga plano ng Diablo at magbabinding losing ako pagkatapos magkakaroon ng victory na kaagad. So, nais ko ulitin, kapag tayo po ay puno ng Espiritu ng Lord, kaya pong alisin ng Lord ang mga problema o gawa ng Diablo laban sa atin at sa kanyang ministeryo. So, pagkatapos doon, as you pray in the Spirit, halimbawa nagpe-pray kayo palagi, you will enjoy, you will edify yourself, sabi ng 1 Corinthians 14 verse 4. So narito po tayo sa kapuspusan, how to be filled with the Holy Spirit. Be baptized, always pray, pray in the Spirit, pray in tongues. So ang mangyari sa iyo, you will edify yourself. 1 Corinthians 14 verse 4. Pagka na-edify po yung sarili mo, ibig sabihin, lumalakas yung faith mo, natutuwa ka, amen, at nagpapatuloy ka. Di po ba? Mahirap kang manghina kapag ka na-edify yung sarili mo as you pray in the Spirit. So, and other benefits of speaking in tongues. Maraming pong benepisyo ang pananalangin sa ibang wika. Amen. It will lessen the problem in your life, the problem in the ministry. Kayang alisin, kayang bawasan ng Lord.
kayang tugunin ang mga pangailangan natin. Kasi when we speak in the Spirit, baka nag-speak na tayo ng provision ng Lord para sa atin po mga buhay. Kaya nga pag nagpe-pray tayo in the Spirit, ano tayo, nakakonsentrate, natutuwa kasi kinakausap tayo ng Lord, pinagpapala niya tayo. Kasi sabi ng Bible, nakikipag-usap tayo sa Lord at yung ministeryo ng Lord ay sinasalita natin. So, the Spirit of God is helping us how to pray. Alam ba ninyo mga kapatid, at saka yung perfect prayer ang binibigay ng Lord sa atin. So, alam ba, mayroon kang need financially. Magpe-pray ka, turuan ka ng Lord mag-pray financially para ma-provide yung need mo. Amen, I believe in that. Naniniwala po ako doon. Nakaranas po tayo na maraming mga himala through that. Minsan nag-overnight tayo praying the Spirit. Nakakita po mga kapatiran ng vision na mayroon mga envelope na mga may laman ng pera na dumadating sa atin, sa church, sa akin, personally, sinasabi nila. So that is how God speaks to us, ano, when we pray in the Spirit. Na we speak the mysteries of God and the Spirit of God, tinuturuan niya tayo mag-pray kung anong tamang panalangin sa ating mga pangailangan. And usually, we have needs in the ministry, in the church. Dito ba? Lalo na kapag nagsisimula. So, naalala ko yung favor ng Lord, ano? Merong mga ibang Christian galing sa ibang church Sunday, may darating. Eh, bibigyan ako ng envelope na maraming laman na pera. Tapos sabihin sa akin, Pastor, pinabibigay sa iyo ng Lord. Para sa iyo yan. So, I believe because palagi tayo nagpe-pray in the Spirit, na pagpe-pray mo yung mga need mo, and during that time, alam naman ninyo ang need natin. Amen? Hindi naman malaki ang love gift. Nag-resign po ako na hindi naman pinag-usapan yung love gift. Di po ba? Dahil maliit nga naman kasi love gift. Eh kung itatakda mo, halimbawa, 10,000, isang buwan, eh kung wala namang collection 10,000, paano ka magtatakda? O kaya, di po ba? Kaya 5,000. Amen? Kaya nga dumating sa punto ng buhay namin, nakatanggap ako 250 pesos isang linggo. Pero hindi po ako nagre-reklamo kasi alam ko na magpo-provide si Lord. Dahilan po sa yung espiritu ng Lord kasama natin, kasama namin. Kaya hindi po ako doon natatakot na nag-resign ako, meron ako 5 anak, tapos wala kaming bahay, lipat na kami ng lipat ng bahay, buti na lang wala kaming gamit. So, purihin ng Lord, ano? So, yun po ang isang benepisyo ng speaking in other tongues. Alam niyo, minsan maghapon ako nagpe-pray in the Spirit sa bahay namin sa San Juan. Pati po yung sa San Juan, galing po kay Lord John. Nagpe-pray ako ng isang umaga sa bahay namin sa Cubao, kinausap ako ng Lord. Sabi niya sa akin, bibigyan ko kayo ng tirahan na maganda. Dali-dali kong sinabi kay Sister Cora, bibigyan daw tayo ni Lord ng magandang tirahan. At nung araw na yun, the following day, dumating yung biyenan ko at sinabi sa amin, punta tayo doon sa bahay ng tiyo nyo, bumili ng bahay, galing sa Hong Kong, gusto ko kayo doon titira. Ay alam nyo, isang usapan lang, binigay sa akin lahat yung susi, bungkus na susi nung bahay na maganda, napakaganda, iba sa inyo nakarating doon, purihin ng Lord. Ay talagang nangusap si Lord sa akin kasi naniniwala ako, binigay niya sa akin yung mga tamang panalangin. Alam nyo, pag nagpe-pray kayo na maraming praying in tongues sa buhay ninyo, maglalo na paghapon, tapos overnight pa. Yung ating overnight, mga kapatid, ano po yun? Kadalasan, kung magmula alas 10 hanggang alas 6, puro praying in tongues yun. Tumitigil lang tayo, pagpagod na tayo. So, ibig sabihin, nakapag-invest tayo na maraming mga mabubuting bagay sa ministeryo ng Panginoon na pinagkatiwala natin kasi na-practice natin yung praying in the Spirit, praying in tongues. Kasama po yun sa kapusbusan ng Espiritu ng Diyos. Di po ba? So, marami po pong mga benepisyo. Hindi tayo matatapos pag diniscuss ko po yung mga ginawa ng Lord sa atin pong buhay. Pero God will reveal to you His plans and plans of the devil. Kapag ikaw po ay nagpe-pray in the Spirit or praying in tongues, iahayag ng Lord yung plano niya sa atin, iahayag ng Lord yung plano ng Diablo sa ating buhay para wag tayong mapahamak. Kasi pag matalino ka, nagpe-pray ka in tongues, ni-reveal ng Lord yung plano ng Diablo sa buhay mo. Pwede mo siyang talian, pwede mong sansalain, pwede mong wasakin. Hindi mo papayagang mangyari maganap sa buhay mo, sa church, yung inihayag ng Lord. And there are many things na pinakita sa akin ng Lord kung paano siya, kung gaano ang kapangyarihan niya na ihayag ang plano niya sa akin at ang plano niya sa church at ang plano ng demonyo sa church. So it is always better to consult God if we want to start something or do something. Lalo na sa gawain ng Lord. Sa ating personal na buhay, lalo na rin po mga kapatid.
We should always ask God about His plan, His will, purpose for us, and in the ministry. Dito ko po napatunayan na mahalaga ang praying the Spirit. That is how God speaks to us. Pag tayo mag-pray, God is going to speak to you. Ililid ka niya, igaguide ka niya sa buhay mo kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit to lead us and guide us. So we don't just start any work that we do not have prayed for. Mahirap man, pag hindi tayo nagpe-pray, lalo na yung perfect prayer, nagsisimula tayo na mga gawa na hindi naman inordain ng Lord. So magiging problema, hindi magsasucceed, hindi magtatagumpay. Yung po isang natutunan ko, kahit hindi ako basta-basta, nagsisimula ng gawa, halimbawa sinabing sa atin na dapat ganito gawin natin, hindi, nagpe-pray pa po ako mabuti. I need to pray, kasi baka mamaya, hindi galing ka Lord, baka galing lang sa tao. May kadalasan po mga kapatid, tayo, pag hindi po tayong conscious sa pagiging puno ng Espiritu ng Lord, ang nagagawa natin, yung mga gawa ng laman, yung mga carnal things in the flesh, palagi malalaman mo yun kung bakit in the flesh, hindi nagtatagumpay yung ginagawa mo. Hindi siya binibless ng Lord. Pero pagka alam mong galing kay Lord, galing sa Holy Spirit ng Lord, nagtatagumpay. Amen. Nagpo-prosper, nagsasucceed. Tapos nagpapatuloy. At anuman ang mga gawin ng Diablo para hadlangan yung gawain ng Panginoon, hindi nagaganap. Pwede mo i-claim yung no weapon formed against you will prosper. When the enemy comes in, like the spirit of, like a plot, the Spirit of the Lord will set a standard against it. We have proven that many times. Gusto talaga ng Lord na mag-pray tayo in the Spirit. Amen po ba? Pati po yung halimbawa, punta ko sa Bicol, alam niyo, pag umuwi ako, nagbabiyahe papunta doon, nagdadrive ako, nagpe-pray ako in the Spirit, one whole travel, 8 hours. Miski tanong niyo kay Sister Cora, misa nalilimutan ko lang, natutulog ako. Sa, ganun din po mga kapatid, papunta sa Bicol, we always pray in the Spirit. Pag nagbabiyahe, kaya maraming po mga sakuna na dapat mangyari sa atin, hindi nangyayari. So yun po ay may papatutuo natin. Napakarami mga patutuo. It is because I believe the leading and the guidance of the Spirit of God in us, kasi nag-speak tayo ng mysteries of God when we pray in the Spirit, when we pray in tongues. Hindi mo alam ang pinagpe-pray mo, hindi mo naintindihan. Pero isang bagay tiyak, sinasalita mo, mabubuting bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 14 verse 18, Paul says, I thank God I speak with tongues more than you all. Ibig sabihin, talagang gusto ipakita dito ni Apostol Pablo na yung speaking in tongues ay napakahalaga. Amen. Siya po ang nakaranas ng higit na mas maraming revelation among the apostles. Kahit hindi siya sa original na apostle ng Lord. Ano? Sabi nga niya, parang miscarriage daw siya. Parang ganun. Ano? Pero sabi niya, pagsama-samahin man ang lahat ng inyong mga pagsasalita sa ibang wika, di niyo ako kayang lagpasan. I speak more than you all, sabi niya. At doon nagawa na maraming himala si Lord sa buhay ni Pablo. Maraming revelation. Amen. Maraming manifestation ng power ng Lord sa buhay ni Pablo. Kasi ito ang gusto niya lang. Mapuno tayo ng Espiritu ng Lord, ng kapangyarihan ng Diyos, ng anointing ng Lord. Amen. Ang presence ng Panginoon. Amen po ba? So that's number two, no? Number one, you must be baptized. Number two, we must always pray. At damihan mo yung praying in tongues kasi doon kumikilos ang Lord ng gusto. Yung prayer and understanding is very limited. Very limited siya. Pag napag-pray mo, mga 30 minutes lang, naipag-pray mo na ang marami in understanding, tapos hindi mo na kaya ipag-pray yung ibang mga dapat ipanalangin. So that's number three, always worship God. Palagi mo sambahin ang Panginoon. I mean, magbigay ka ng time. Iski yung mga 1, 2, 3 hours worshiping the Lord. Pag hindi pa sapat, isang buong araw. Hello? Isang buong araw, naalala ko po yun bago ako mag-resign. Pag Sabado, halos buong araw ko nag-worship kay Lord. Hanggang madaling araw na paghahanda ng mensahe ng Panginoon. At na-use po ako sa ganong klaseng buhay. Palagi nag-worship kay Lord. Palagi nagpupuri, nagpapasalamat. And because of that, talagang mapupuspos ka. Number four, Joshua 1:8. Dapat po yung meditation of the Word of God. Madalas po yun. Hindi dapat maalis yun sa atin po mga buhay. Yung meditation of God's Word. Okay? Doon tayo bibigyan ng tagumpay ng Lord. At doon din tayo sa para na mapupuspos tayo ng Panginoon. Number five, Matthew 6:33. Para mapuspos tayo mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things that we need shall be added unto us. Sabi po ng Colossians 3 verse 1 and 2, set your mind on things above. Set your mind on things above, not on things on earth.
Mga kapatid, ito po ay isang napakahalaga na pwede kang puspusin ng Lord pag palagi mong iniisip yung mga bagay na makalangit. At gusto mong gawin yung palaging bagay na makalangit. Naalala ko po nung ako po yung unang magpunta sa Singapore, na dumalo sa conference po ni Pastor Benny Hinn. Doon po ay talagang pinagpala ako ng Lord. So dumalo ako sa mga meeting ni Pastor Benny Hinn, Sunday service, at saka evening conference para sa maraming mga Kristiyano. Yung Sunday service sa isa church po yun, mga kapatid. Alam niyo, pagkatapos po ng Sunday service, ang ginagawa ko, di alas 12 ng tanghali, sa halip na kumain kagad ako, ang ginagawa ko po, nagtitigil ako doon sa church. Nagpe-pray ako, nagbabasa ako ng Bible hanggang dumating ang alas 5 ng hapon para dalahin na kami sa conference site sa World Trade Center sa Singapore. Palagi ko po yung ginagawa. Palagi ako nagpe-pray, palagi nagbabasa ng Bible. Pag kumain ako ng tanghali, balik agad ako, punta ako sa church, basa ng Bible, prayer. Alam niyo, iba mga kasama ko, mga pastor, hindi nila ginagawa yon. Nagsha-shopping sila, kung saan-saan sila pumunta, nag-enjoy sila sa lugar sa Singapore. But praise God, dahil po doon sa ginawa ko, pinagpala ako ng gusto ng Lord. Hiniling ko kay Lord, sabi ko, Lord, kung pwede sana, kasi bilib na bilib ako kay Pastor Benny Hinn noon eh. Ngayon pa rin, bilib pa rin po ako. Sabi, kung pwede po sana Lord, miski kalahati ng anointing ni Pastor Benny Hinn, eh matanggap ko. Oh, praise the Lord. Kasi po, pag nagmi-minister yan si Pastor Benny Hinn, madami po napupuspos nung time na yun, 1989. At yung pong mga tao ay naiislen at matagal na makabangon. So, dahil sa pinag-pray ko po yun, nung nag-minister sa akin yung pastor ng church doon, isang pagkatapos po ng prophetic conference, napuspos po ako ng gusto. Nung unang body ministry, nilayas na ako, naislen ako, wala nangyari. Pangalawa, tumayo uli ako. Kasi gusto ko ulit magpa-pray para gusto ko matanggap talaga yung anointing ng Lord. Miski kalahati lang nung kay Pastor Benny, sabi ko, Lord, okay lang. Walang problema. Pangalawa, wala po nangyari. Tumayo ulit ako, nagpa-pray over ako. Sabi ko, Lord, wala po nangyayari sa akin. Nung nilayas ako ng ikatlo ng pastor, na-slain po ako, doon ako kinausap ng Lord. Doon niya ako dinil, mga kapatid. Matagal na oras ako po nakahiga, maingay ako, nagpupuri ako sa Panginoon, gustong pigilan ng mga workers ng church doon yung aking pag-iingay at ibaba yung aking kamay, hindi nila mababa. Uwian na gusto nilang umuwi, hindi sila makauwi kasi nandoon ako. Sabi ng pastor, leave him alone, leave him alone. So nung time nun, doon ako natulog sa church. Alam nyo, kaya mahalaga po yung Matthew 6:33, mahalaga pa yung Colossians 3 verse 1 and 2. When you set your mind on things above, mapupuspus po kayo ng Espiritu ng Lord. Pagpapalain kayo Lord, ng Lord. Yung pong unang trip ko na yung mga kapatid, that is, I believe, ordained by the Spirit of God. Wala po akong pamasahin noon. Bagong resign ako. Kawawa naman ang mga anak ko at saka asawa ko pag ginawa ko pa yung natitirang retirement doon sa akin pong natanggap sa bangko. Kung ipamamasahin ko pa. Pero because the Spirit of God led me to attend, in-encourage ako ng marami mga kapatiran doon sa Singapore, pumunta ako. Nagbayad po ako ng ticket ko noon. Yung first time na umalis ako. Pinambayad ko yung pong aking natanggap na pang-resign, na nag-resign ako doon po sa bangko. So nakita ko po kung paano kuminos ang Lord. Kasi pagka po sinet ninyo yung inyong mga isipan sa Panginoon, alam nyo mga yan, maraming mabubuting bagay ang mangyayari sa inyong buhay. Many good things will happen to you when you are being filled with the Holy Spirit. Number one, the fruit of the Holy Spirit will manifest in your life. Magmamanifest po yung Espiritu ng Lord sa buhay ninyo. Ano po ba yung fruit ng Holy Spirit, mga kapatid? Galatians 5:22-23. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ang unang-una pong makukuha natin sa atin pong kapuspusan, mga kapatid, na paghahanap sa Panginoon, yung pong pag-ibig ng Diyos. Number one po yun. Katunayan, yung pong susunod na walo na bunga ng Espiritu Santo, ito is the manifestation of love, the love of God, yung agape sa atin po mga buhay. Kaya po napakahalaga na tayo mapuspos ng Espiritu ng Lord. Unang-una, mapupuno tayo ng pag-ibig niya. Yun po ang hinahanap ng Lord. Kasi pag wala yun, hindi kikilos ang Lord sa atin. Pag-ibig muna. Pagkatapos ng pag-ibig, magkakaroon ka na ng joy. Alam niyo, isang puno ng Espiritu ng Lord, ang isa pong tanda niyan, palaging masaya, palaging tawa ng tawa.
Sabi po ng Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 16 or 17, rejoice forevermore. Always rejoice. Yan po, kaya po napakahalaga para sa akin ng kapuspusan ng Espiritu ng Lord. Alam ko, sa harapan ng Lord, mahalaga po yan. Imagine, magiging masaya ka. Amen. Una, magkakaroon ka ng pag-ibig kasi sinuko mo yung kalooban mo sa Diyos eh. Di po ba? Amen. Pag sinuko mo yung kalooban mo sa Diyos, maalis lahat ng mga masasamang ugali po natin. Maalis lahat. Hindi tayo mag-ooperate, mga kapatid, sa ating mga dati at mga lumang masasama na ugali. God is going to remove that. Aalisin ng Lord, magtatagumpay tayo. Amen. Imagine nyo, ano, magkakaroon ka ng love, magkakaroon ka ng joy. Grabe yan. Hello? Alam ba ninyo, mga kapatid? Kaya nga, joyful life with Jesus ang pinangalan natin sa church kasi biblical siya. Pangalawa, yun ang church na nagtatagumpay, I believe. Yun ang mga Kristiyanong masayahin ang palaging nagtatagumpay. Amen. I believe this is from the Lord. Kaya po, ngayon ko lang ito ginawa, ngayong umaga. Pagkagising ko, binigay ng Lord sa akin, tinarbaho ko na. Sabi ko, Lord, alam ko ito ang mensahe mo. Kasi gabi pa lang, sinasabi ko, Lord, tulungan mo ako, bigay mo mensahe mo sa akin. Na nagpahay sa akin, Sister Cora, pero hindi ko rin masyadong tinake note kasi alam ko, meron si Lord talaga ibibigay sa atin. So imagine mo kung mapuspos ka ng Espiritu ng Lord at palagi ka napupuspos, yun ang ibig sabihin ng being filled. Amen, yung bunga ng Espiritu Santo makikita sa iyo. Hindi pwedeng hindi makita pagka ikaw ay puspos, mga kapatid. Pag hindi ka puspos, talagang hindi makikita. Yung love, yung joy, yung peace. Amen. Yung long-suffering, yung pagtitiis. Hello? Pagtitiis. Alam ba niya pagtitiis? Madami yan, mga kapatid. Una pa lang sa ministeryo natin, dami ng pagtitiis natin, mga kapatid. Nagbukas tayo ng gawain sa Pangasinan, daming pagtitiis yun, mga kapatid. Linggo-linggo yun. Nagpupunta kami doon, dala-dala yung Pajero natin. Grabe, iba-ibang klaseng mga karanasan yung naranasan namin. Pero, hindi ako nagsisisi, hindi ako nalulungkot, nadumaan ako sa maraming pagsubok. Kasi kasama yan eh. Alam ba ninyo ng Espiritu Santo, pati pagsubok, nililid ka. You know, kasi si Lord Jesus, pagkatapos niyang mabaptize in water, nilid siya ng Espiritu, nilid siya ng Holy Spirit, na pumunta doon sa wilderness para subukin ang demonyo. 40 days, 40 nights. So nilid siya ng Holy Spirit doon para subukan. Kaya kasama po yung long-suffering sa buhay ng Kristiyano, sa kapuspusan. Ibig sabihin, matiising ka. Pag matiising ka, aba, ang Espiritu lang Lord ang siya nakakagawa nun. Di yung kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Hello, andyan ba kayo? Yung maging matiising ka, purihin ng Lord, hallelujah. Yun po ay gift, hindi lang gift, yun po ay, yun po ay bunga. Bunga ng Espiritu Santo, matiisin. Saan? Sa mga pagsubok, hallelujah. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka nagtatagumpay. Pag meron kang puno ka ng Espiritu ng Lord, magtatagumpay ka. Amen, matiisin. Kind, pag sinabing kind, mabait. Amen? Hello, tama po ba? Mabait, kind eh. Pag hindi ka wrong kind, you're, ano ka? Wrong kind. Tapos, goodness, kabutihan. Tapos, faithfulness, magiging tapat ka. And sa iba, faith, ano? Pero ang salin sa New King James, faithfulness, magiging matapat ka. Tapos, gentleness, mahinahon. Ang sa iba, meekness. Tapos, self-control, pagpipigil sa sarili. Alam niyo mangyayari, mga kapatid, maaalis o hindi ka mag-ooperate sa iyong mga dati at mga lumang masasamang ugali. Number one, hindi na tayo magiging palaaway. Pagpuspos ka ba, pwedeng palaaway? No. Hindi pwede yan, mga kapatid. Kahit awayin ka pa, sabi nga ng Lord, pagka sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan mo. Ang makakagawa nun, yung puspos ng Espiritu ng Diyos. Kasi kadalasan, maski Kristiyano, pagka nasaktan, gumaganti. Na dapat hindi. Hindi po yung manifestation ng being filled with the Spirit of God. Tama po ba? Hindi ka magiging palaway. You will never criticize other people. Hindi mo yung magiging business na mag-criticize. Ang magiging business mo, mag-pray, mag-worship, tapos magtrabaho sa karya ng Lord. Walang problema.
Amen. Kaya may pera ka, wala, di problema yon. Hallelujah. Kasi si Lord ang magpo-provide sa atin. When you're being filled by the Spirit of God, gagawin mo yung kalooban ng Lord, God will provide for every need. We will not criticize others. Hindi na tayo magre-reklamo. Mahirap po yung nagre-reklamo, di ba ba? Pinapatay ni Lord ang mga reklamador. Sabi po, I believe sa 1 Corinthians, naman? First or second. Pinapatay ng Lord yung mga reklamador. Hindi ka na magre-reklamo. Tapos maalis yung selfishness mo. Tama. Pag hindi naalis yung selfishness mo, ibig sabihin, eh hindi ka pa rin, hindi mo pa nasuko talaga yung buhay mo kay Lord kasi ang pagsusuko ng buhay kay Lord, pati yung sarili mo, isusuko mo. Lahat ng sa iyo, dapat sa Lord na. Maski time mo, dapat kay Lord. Pera kay Lord. Everything kay Lord. Hindi mo pwede sabihin, akin ito. Ito ay para sa legitimate na akin. Hindi. Hindi. Maalis yung selfishness natin. Hindi na tayo, kumbaga sa ano, hindi na tayo magiging materialistic. Hello? Hindi tayo magiging materialistic. At maalis yung worldliness atin, mga kapatid, pag tayo po ay palaging puspos ng Espiritu ng Lord. Eh ngayon po, parang ano, ordinary na lang ang worldliness sa buhay ng mga Kristiyano. Ordinary na lang yung selfish. Makasarili. Amen. Maalis yung, alam nyo, ang susunod po doon, pagka kayo po ay napuspos ng Espiritu ng Lord, maalis yung insecurities natin. Alam nyo, kadalasan mga tao insecure pag walang Diyos. Pag si Jesus hindi nagro-rule and reign sa kanila, ang Holy Spirit, they are insecure. Ay nako, hindi lang pansinin, insecure na. Pansinin mo, insecure. Hello? Grabe mga kapatid yung nagagawa ng kapuspusan ng Espiritu ng Lord. Kaya nga naniniwala ko ito, ang isang pinakamagandang mensahe ng Lord sa ating meeting ngayon. Maalis yung insecurities natin, matututo ka nang magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Nasubukan niyo na magtiwala kay Lord. You must learn how to trust God. Kasama po yan sa kapuspusan. Hindi ka takot pag walang pera. Hindi ka takot pag walang pagkain. Hindi ka takot kahit maliit lang yung church. Bakit ka matatakot? Hindi ka takot na alba mga membro mo hindi mayayaman, mahirap lamang. Pasensya na kayo sa word ko. Hello, hindi mo pipiliin na ito ang member ko, dapat ganito. Dapat ganito ang church. Meron akong pagkakataon na ako po ay mapabilang sa isang malaking simbahan na maayos at mayayaman ang mga membro. Pero iniligay po ako ng Lord dito sa any Domingo. Tinrain po ako ng Lord at tinanggap ko po yon. At ang nakakatuwa, wala po akong apprehension, wala akong iniisip na mali o pangit. Doon sa pinuntahan ko, ang alam ko lamang, mahal ko ang Diyos at gusto ko maglingkod sa Panginoon. So, purihin ng Lord, mga kapatid, yun po ang nagagawa ng kapag kain, puno ng Espiritu ng Lord. Yung pagre-resign ko, hindi ko naisip na meron ako limang anak na maliliit. Hindi po pinaisip ng Lord sa akin. Hindi pinaisip sa akin ng Lord na wala kaming titirahan. Hindi po. Meron kaming tirahan maganda sa Taguig, Bungalo. Alam nyo yun. Pinatira kami doon ng almost 7 years. Umalis kami doon. Umalis ako. Nagpunta ako doon sa bahay ng nanay ko. Sa Dryod, sa Cubao. Isang kwarto. 7 kami. Natutulog doon, hile-hilera sa isang kwarto. May kasama kami ibang mga kapatid ko. Na very inconvenient para sa akin. But praise God, di pinaisip sa akin ng Lord yun. Hindi nagreklamo si Sister Cora. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nag-resign po ako, ang tinanong ko lang, tatlo lang, si Lord, number one. Number two, Sister Cora. Number three, nagpakonsulta ako kay Pastor Elijah. Tatlo lang. Hindi ko kinonsulta ang nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, na magre-resign ako sa trabaho, mga kapatid. Naniniwala ako na ginagabayan ako ng Espiritu Santo. And that time, particularly, nag-prayer and fasting ako ng 4 days habang ako ay nagtatrabaho. Sabi ko, Lord, pagtibayin po ninyo, i-confirm ninyo yung aking gagawing pagre-retire kasi iniintay ko na po yung appointment ko. Isang taon na lang ang aking kontrata, pwede na ako mag-resign na walang bayad. Pero after 2 taon yun na ako po ay pinaupo sa posisyon, pero hindi natapos nag-resign ako, pinagbayad nila ako. Hindi ko naisip, bakit magbabayad ako? Samantalang isang taon na lang intayin ko, promoted na akong manager o assistant manager. Pagkatapos noon, ang aking future, napakaganda. Amen? Makakabili ako ng bahay, makakabili ako ng lupa, ng kotse, magiging maganda ang buhay ng family ko. Hindi ko po yun naisip. Ang naisip ko, gusto ng Lord na maglingkod ako sa Kanya.
So nilid niya ako doon, ginaya niya ako. Kapurihin ng Lord. Lahat sa Diyos po ang papuri. Wala akong insecurities. Hindi ako na insecure. Saan kaya mag-aaral yung mga anak ko? Anong kakainin namin araw-araw? Pito kami. Wala kaming bahay. Wala kaming lupa. Paano? Hindi ko po yun naisip. Alam niyo yung Espiritu ng Lord, misa, hindi niya papaisip sa iyo yung mga bagay na hahadlang sa iyo para maglingkod ka sa Panginoon. Pagka puro isip na lang, wala na, puro katwira, hindi ka na makapaglingkod na maayos sa Panginoon. So maalis yung insecurities mo, matututo ka magtiwala sa Diyos. Maalis yung kayabangan at kataasan natin. Maalis talaga mga kapatid. Alam niyo, nung bago ko nag-resign, kayang-kaya ko yung trabaho doon sa BPI. Dami nagkukonsulta sa akin. Sabi ko, pag nagpastor ako, bali wala sa akin to. Kayang-kaya ko ito. Ay, alam nyo, grabe mga kapatid, dami kong dinanas na kahirapan. Sa pagpapastor, mga kapatid, sabi ko, ibang klase pala yung magpastor. Kuha lahat ang oras mo. Doon sa bangko, meeting lang ako maghapon. Meeting, usap yung mga tao, tinecheck yung mga gawa ng mga tao. Pagkatapos dito, grabe, naggawa po ako ng ano, nagtulong ako ng paggawa ng ano yung lagayan ng dumi? Ng Pozo Negro. Nagtrabaho kami doon ni Brother Victor na gawin yung church. Tinanong nga sa akin ni Victor, sabi niya, Pastor, matatapos ba natin ito na buhay pa tayo? Doon sa Benitez, hindi ko po naisip yun. Sabi ko, Lord God, salamat po, hindi mo pinakita sa akin yung mga pangit na negatibo sitwasyon na pwedeng madaanan ko, purihin ka o Diyos. Kasi kung hindi, matagal na akong nagtrabaho ulit. So, aalis yung ating kayabangan, maalis yung kataasan natin, magiging masunurin na tayo sa mga utos ng Diyos at utos sa mga leader ng church. Alam niyo, isa pong pinakamagandang, isa sa magandang kapahayagan, mga kapatid, ng kapuspusan ng Espiritu Santo, masunurin po tayo. Kasi pag hindi po tayo masunurin, hindi tayo pagpapalain ng Lord. Sabi po ng Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Kakainin mo talaga, masarap. May experience mo lahat ng kabutihan ng Lord sa buhay mo pag masunurin ka. Pero pag hindi ka masunurin, mga kapatid, sayang. Sayang lang yung ating pagpapagal. So, number 8, you will be able to live a life of holiness. Makakapamuhay ka ng buhay na may kabanalan. It is only through the Spirit of God that we can, the power of the Spirit of God, that we can live a life of holiness. Without the Spirit of God, di po natin kayang gawin yun. Mahirap. From time to time, papalpak tayo. From time to time. Amen. Hindi po tayo talaga makakakilos sa ating mga sarili. It is the power of the Holy Spirit. Okay? So, pangsiyam, hindi ka magiging emotional o sensitive o madaling mapikon. Hindi ka madaling magalit. Hindi ka madaling mainis o ma-open. Hindi ka ma-open. Alam niyo, ibig sabihin na ma-open, matatalisod ang mga tao. Matatalisod ka o kaya ang mga tao matatalisod sa iyo. Hindi ka makaka-open, hindi ka ma-open. Sabi ng Bible, pag marami ka raw salita ng Lord, hindi ka ma-open. I believe Psalm 119 verse 165. Tignan po natin yan. Kaya mahalaga po yung puno ng Espiritu ng Lord at saka puspos ng Espiritu Santo. Minsan, yung mga tao, minamaliit na ito yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Sasabi niya, kapuspusan na naman. Psalm 119 verse 165. Nais ko lang po i-share sa inyo. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Kapag ka, pagkamahal mo sa New King James, sige nga. King James. Sige. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Yung mga umiibig sa salita ng Lord, hindi po nakaka-open, hindi ma-open. Hindi ka may makaka-stumble, hindi ka may stumble. Pag na-stumble ka, kulang ka ng salita ng Lord. Di mo talaga mahal ang salita ng Diyos. Talaga magkakaroon ka ng mga maraming mga bagay na hindi mabuti. Okay? So, hindi ka magiging emotional. Alam nyo, hindi po maganda yung leader na emotional. Pag may problema ka, sasabihin mo sa mga tao yung problema mo. Hindi ko po yung pinapakita sa church yung ating yung problema naming mag-asawa. Minsan, maski problema ng church, hindi ko po sinasabi. Maski po yung problema tungkol sa mga manggagawa, hindi ko po yung sinasabi sa mga church. Ayoko maging emotional.
ayoko po nung ano, yung konting problema lang. Ano ka na, takot ka na, na-open ka na, hindi mo na, kumbaga sa ano, hindi mo na ma-handle yung buhay mo. Eh paano kasi insecure nga eh. Pag wala ka, wala ang espiritu ng Lord sa'yo, paano ka, paano mo ma-handle ang mga pagsubok? Hindi madaling magalit. Hindi masyadong sensitive. Hindi madaling mapikon. So number 10, when you are being filled by the Holy Spirit will now be able to lead you and guide you. Pag puno ka ng Espiritu ng Lord, mahalaga po yung nililit tayo ginaguide ng Holy Spirit. At yan po mga kapatid, ang function ng Holy Spirit, John 16 verse 13, ipapakita sa atin ang lahat ng mga bagay ng Holy Spirit. Amen. Pag hindi rin tayo nalilid ng Holy Spirit, ano nangyari? Magagawa natin yung magawa ng laman. Romans 8, tignan po natin. Pagka hindi ka lumakad sa Espiritu, ang magagawa mo, gawa ng laman. Hindi mo magagawa yung plano ng Diyos. Minsan, magsasarili ka, yung talino mo, ang gagamitin mo, akala mo matalino, yung pala, hindi. Alam naman natin na ating way, masyadong malayo sa way ng Lord. Sabi na Isaiah 55, verse 8, 9, 10, and 11. Iba po ang way ng mga tao, iba ang way ng Diyos. Tignan niyo po ang Romans 8. Romans 8, for if you live according to the flesh, you will die. Ibig sabihin, you will die spiritually. But if by the Spirit, verse 13 po ito, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage. Meron pa po dito, verse 11. But if the Spirit of Him, okay, verse 6, Romans 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal man is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Kapag ka tayo po hindi nakakalakad sa Espiritu, nakakalakad tayo sa laman. Pag nakakalakad po tayo sa laman, hindi natutuwa ang Lord sa atin. Alam po ninyo yan, mga kapatid. You know it. Amen. Kaya marami po mga Kristiyano, pati mga leaders, mga pastors, na natatrap sila sa ganitong klaseng paglakad sa laman. Alam ba, mayroong project, hindi kinonsulta kay Lord. Tapos magtataka, hindi na-bless. Mahirap po yun. Alam natin, pagka lumakad ka sa laman, bahala si Lord sa atin. Sa Espiritu. Pag lumakad tayo sa Espiritu, bahala si Lord sa atin. Katulad po nitong, ito pong building na ito, mga kapatid. Ang dami ko pong naranasan dito na pangunguna ng Espiritu ng Lord. Una, nag-pray po tayo. Sabi ko, Lord, sabi ko sa mga kapatiran, bili po tayo ng, ano, ng lote, ha? 500 square meters. Nagawa ko ng church, 500 na square, 30,000 ang halaga. Hinamon ko mga kapatiran, tapos pinag-pray natin. Purihin ng Lord. Merong isang hilera na nag-respond. Pero 500 yun dapat. Pero pinanghawakan ko yun. Sabi ko, Lord, gusto po namin. Tapos, isang conference po natin, nagsalita si Pastor Elijah, nag-prophesy sa akin, sa kalagitnaan ng preaching. Sabi niya, Pastor Ramon, maganda itong lugar mo ngayon, pero merong mas maganda na ibibigay ang Diyos sa iyo. Doon sa unang ibibigay sa iyo ng Lord, ito ay maganda, pero hindi ito magiging pag-aari ng church. So, sumunod po ako doon. I believe that is the leading of the Spirit of God. Sumunod ako doon. Tinignan ko yon bilang isang guide sa ministeryo. Napalipat po tayo sa TNJ. Mas maganda kasi mas malaki, mas maraming parking space. Doon sa eskweta, walang parking space. Tapos mataas, fifth floor. Pagkatapos po noon, mga kapatid, after so many, pagkatapos ng ibang, ng mga ilang buwan, napunta tayo sa Prisco. Nalipat tayo, maganda, praise God. Mababa ang church, tapos maraming parking, hallelujah, tapos malaki ang lote, ganda. Pero sabi na Pastor Elijah, hindi yan ang para sa inyo. Pagkatapos na nilipat tayo dito mga kapatid, alam nyo ba, hiniling ko ito kay, sabi ko kay Sister Jane, inalok ni Jane pala sa atin na kung pwede tayo na lang bumili nito. So ginawa ko, hinawakan ko yun, sabi ko, Sister Jane, bigyan mo ko ng isang taon para mapag-usapan namin ng mga elders kung kaya namin magtayo o hindi. Lumipas ang taon, wala po kami nagawa. Sabi ko kay Jane, Sister Jane,
ibenta mo na lang yung lupa na yun at parang walang sinasabi si Lord sa akin na kunin namin yan. So, lumipas sa mga taon, bumalik si Jane kasama asawa niya. Sabi sa akin, sabi ng asawa niya, benta natin kila pastor yung lupa ng magandang presyo. Kinausap ako ni Jane. So, kinuha natin. Napakaganda. Walang down payment. Bayad ka lang kagad, advance. Tuloy-tuloy na. 6,041,500 payable in 12 years. Wow, tinanggap ko. Salamat po, Lord. Pagkatapos nun, mga kapatid, sunod-sunod talaga nag-provide si Lord sa lahat ng ating mga pangailangan. Merong nag-tight sa atin, 275,000. Merong nagbigay sa atin, meron sa atin na nag-donate ng 500,000. 500,000, ha? Hindi naman milyonaryo yung tao na yun. 500,000 binigay sa akin para sa lote, pastor, para sa church. Pagkatapos, may nagbigay na naman 1,000,000. Nagbigay na naman ng 1,000,000. Walang tigil, mga kapatid. So, I believe, naniniwala ako, product yun ng praying in tongues natin nung mga unang panahon na nagdi-desire tayo ng magandang lugar. Plano ng Lord yun, mga kapatid. Talagang inihanda niya tayo doon. But kinakailangan man dumaan sa proseso. Hindi naman kasi basta-basta ang immediate, ano ka kagad eh. Immediately na ano, nandoon na. Hindi po. Susubukan ng Lord yung ating faith. Susubukan ng Lord kung tayo po ay magpapasakop sa Espiritu Santo ng Lord. Di po ba? I believe it with all my heart. Naniniwala po ako doon. Na kaya nga po, ito ang binigay sa akin ng Lord. So, when you are being filled by the Holy Spirit will not be able to lead you and guide you. The Holy Spirit will now be able to lead you and guide you. Number 11, the Holy Spirit will speak to you and you will hear His voice. It is always important to hear the voice of the Holy Spirit. Napakahalaga po na palagi nating maririnig ang boses ng Espiritu Santo. Napakahalaga po. Amen. So katulad po nga nung bahay sa San Juan, kinausap ako ng Lord, sinabi ko kagad kay Sister Cora, siyang aking saksi. Tapos lumipat kami after 1 week, napakabilis ng paglipat po natin. So you will never walk in the flesh which causes death. Di ka lalakad sa laman na nagkakos ng kamatayan. Kamatayan ng faith, kamatayan ng spiritual life po natin, pagbaba ng spiritual life natin o pag-backslide. Romans 8 verse 6 to 8. Yung programa ng Diyos o kalooban ng Diyos ang iyong magagawa at hindi ang programa o plano ng tao. Yan po ang kaibahan ng pinangungunahan ng Espiritu ng Lord. Yung program ng Lord ang magagawa mo, hindi yung program ng tao. Although, hindi ko po sinasabing naabot ko na po ito, mga kapatid, yung sukdulan, hindi pa po, natututo pa po ako araw-araw sa aking pumbuhay na pangunahan ng Espiritu ng Lord. Mahalaga po siya. Sometimes we fail. Minsan nagpa-fail tayo. Pero pag bumalik tayo, nagpatuloy tayo, pinangungunahan ng Espiritu ng Lord, hindi natin magagawa yung gawa ng laman, yung programa ng tao. Yung programa ng Diyos ang magagawa po natin. Napakahalaga po nun, mga kapatid. So yung gift ng Holy Spirit, mga kapatid, will operate in your life. Una, merong fruit ng Holy Spirit. Makikita, babait tayo eh. Magiging totoong Kristiyano tayo eh. Pagkapuno tayo ng Espiritu ng Lord. Hello, nandyan ba kayo? Nasubukan niya ng palaging tumatawa? Nasubukan niya ng magpatawad sa mga nagkasala sa inyo? You must experience it. Kasi hindi ka makakapag-operate in love. Ang gagawin mo kapag ikaw ay ano, wala sa Espiritu, gagawin mo, lalabanan mo, sisirain mo yung mga tao, papagalitan mo, sisermonan mo. That's the way of the flesh. Pero ang way ng Spirit, iba po. Pag si Lord ang kumilos, kaya niya solve yung pinakamahirap na problema. Kasi puno ka ng Espiritu ng Lord, the Spirit of God will give you favor. Amen? And the favor of men. Hello, alam ba ninyo, yung favor ng Lord pupunta sa inyo, hahabulin ka. Hindi mo kinakailang habulin yung pagpapala ng Diyos. Kasi sabi nga ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things that we need shall be added unto us. Amen. Talagang mapupuno tayo ng mga pagpapala. Alam niyo ba, recently marami tayong natanggap ng mga pagpapala. Minsan po ay naglolong ako ng magandang sound system. Sabi ko, Lord, pangit naman ang sound system namin. Bigyan mo naman kami ng magandang sound system. So of course, hindi tumitigil yung praying in the Spirit, praying in tongues.
Alam niyo, may nag-donate ng sound system sa atin, dito sa home church, 200,000 pesos yung dalawang speaker. Halos 200,000. Sabi ko, Lord, ang buti mo talaga. Donate, dinonate lang. So, nakulangan ako, nag-pray pa uli ako, dagdagan mo pa po, Lord. Nakabili uli tayo ng isa pang 200,000 na pair ng speaker. Isa po yung para dun sa bass, isa dun para sa talagang yung pinaka-house church. Kaya ang mahal po nun, sabi ko, Lord, alam ko, napakabuti mo sa amin. Angat lang sa amin. Pag-live stream, pag-asintonado. Eh, pagka... Pero sa home church, dito mismo sa auditorium. Yan ang ating papag-pray. Pinagpe-pray pa po namin na mas lalong gumanda yung sound system. Timpla. Natimpla siyang mabuti, maayos, mga kamayan. Pero yung favor ng Lord, talaga pong hahabulin tayo pag palagi tayong puno ng Espiritu ng Lord. Yan yung Everest, galing po kami ng Amerika. Tama ba ako? Galing kami ng Amerika, naghahanap kami ng kotse na bibilihin. Nagtsatsaga na ako sa second hand. Siguro, hindi galing kay Lord. Ay, hindi natuloy. Alam nyo, binigay lang sa akin yung Port Everest na yun. Pumunta rito yung si Pastor, si Apostle Blas. Sunday morning, wala pang service, aga-aga. Ang aga-aga, naliligo pa lang ako. Pero siya, magpipreach siya. Pumunta dito sa church, hindi niya alam yung church natin. Dinala yung Everest niya, tapos sabi sa akin, sabi ni Lord, ibigay ko raw yung aking Everest sa iyo. Di ba yun ay favor ng Lord? Favor ba yun ng Lord? Grabe yun, mga kapatid. Maraming pastor sila, Apostle Blas. Mahigit 100 pastor sa outreaches. Pero nilampasan lahat yon ni Lord. At pinapunta si Apostle Blas dito sa akin. Ibang klase. And although I want, gusto ko sana magandang kotse na bago, pero parang bago na rin kasi 2009. Ang model, 2014 binigay sa akin. Ang milahe ay 20,000 lang kilometers. Parang hindi nagamit. Kaya ko po rin ng Lord. Ang dami-dami pong favor, mga kapatid. Yun lang pagpunta ko po doon sa Singapore, favor ng Lord po yun eh. Talaga namang pag nagsimula ka ng pinuno ka ng Espiritu ng Lord, talagang pupunuin ka ng Lord na maraming pagpapala. Marami pa po, halimbawa, nangusap si Pastor Elijah, si Lord kay Pastor Elijah, sabi niya, kay Pastor Elijah, imbitahan mo si Pastor Ramon sa Singapore. 10 araw, wala siyang gagastusin. Ikaw lahat ang gumastos. Tinawagan ako ni Pastor Elijah, sabi niya, the Lord told me to invite you to come to Singapore. Sagot ko lahat, sabi niya. So, purihin ng Lord. Favor ba ng Lord yun? Favor. Tapos, nangusap pa uli si Lord kay Sister Christina. Sabi niya, Sister Christina, kay Pastor Elijah, imbitahan mo rin si, sabi ni Lord, imbitahan mo rin si Sister Cora. Ay, sabi ni Pastor Elijah, it's impossible, wala tayong pera. We do not have money. Sabi niya, why will are we going to invite them? So, ang ginawa nila, sumunod sila. Nung sumunod sila, kinimbitahan ako, sabi ni Pastor Elijah, you bring Sister Cora with you. Pagkasabi nun, mga kapatid, may dumating na malaking pera kila Pastor Elijah at Sister Christina. Sobra-sobrang pantugon sa aeroplano, gasto sa aeroplano, gasto sa pamamasyal, gasto sa shopping. Sobra. Sa iba po talaga, hindi po ako nagmamalaki, pero these are the things that God has done in my life, araw-araw. Halos talagang pinagpapala niya yung buhay namin. Pati po yung church, pinagpapala ng Lord. Hindi tayo naubusan ng pambayad ng upa. Hindi tayo naubusan ng panggastos, pagbibigay ng love gift sa mga manggagawa na kailangan na bigyan. Kasi yung ano nga, yung Espiritu ng Lord kumikilo sa atin. Grabe siya. At saka ang dami-daming kapahamakan na niligtas ng Lord tayo. So, if you are always filled with the Holy Spirit, the favor of God and the favor of man will come unto you and overtake you. Maraming maraming mga kapatid. Nagagawin si Lord na himala sa atin pong buhay. Kasi that is the only time the Holy Spirit can work in us. Pag pinangungunahan niya tayo. Pag nasusunod na natin. Yung kanya mga utos. Kinakailangan sundin natin ang utos niya. Kinakailangan sensitive tayo dun sa specific na utos ng Lord. Kasi meron po tayong mga ginagawa. Akala natin okay lang kay Lord kasi legitimate. Ibig sabihin nasa Bible. Pero yun pala, hindi yun ang definite na gusto ng Lord na ipagawa sa atin. Meron po mga ganun eh. Alam ba, mag-evangelism ka, legitimate po yun. Kasi sabi ng Lord, Matthew 28, 19 to 20, preach the gospel.
Pero alam ko, naniniwala ako na kaya pa rin ng Lord na i-guide tayo, i-lead tayo sa mas malalim na pag-preach ng paggawa ng evangelism. Ida-direct na tayo kung saan tayo dapat pumunta. Amen. Halimbawa, katulad nun sa Pangasinan, binigyan tayo ng pagkakataon na mag-put up ng outreach doon. I believe that is from the Spirit of God kasi nakabili nga tayo ng lote na malaki doon. Yun ay galing kay Lord. Naniniwala po ako doon. Kaya nga, ang daming mga hadlang na ginawa ang Diablo para huwag tayo magpatuloy. Pero purihin ang Lord. So, hindi basta-basta bubukas ng outreach, hindi basta-basta mag-evangelism. Dapat itanong mo, Holy Spirit, tama ba ito? Ito ba ang dapat na gagawin po namin? So kapag gano'n ang lifestyle natin, then that's the time. Gagawa na maraming himalaan Diyos sa atin. Magtatagumpay tayo, magpo-prosper yung ating mga ginagawa. Kasi nga, galing sa Lord. Amen, mga kapatid. So ito po mga ilang bagay na ito. Hindi ko na po tatapusin, hindi ko na po ahabahan kasi ang dami po na ibinigay sa akin ng Lord, mga kapahayagan, ngayong umaga sa akin. Ipinakita niya sa akin ang kahalagahan ng pinangungunahan at puno ng Espiritu Santo na buhay ng isang Kristiyano. Inisa-isa sa akin ng Lord. Nakalimutan ko na lahat ito, pero maraming nakalimutan ko. Pero nung ako'y nag-praise and worship at hiniling ko sa Espiritu ng Lord, nabigyan niya ako ng wisdom, ng knowledge kung paano magbahagi sa mga pastors ng outreach at mga workers. Ito ang binigay sa akin, mga kapatid. Ni-remind niya ako. Kasi isa sa trabaho ng Holy Spirit is to remind us of the things that God has said unto us. Amen. The things that God has done for us. At ang isang pinakamaganda po dito, mga kapatid, kapag kapo ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa atin o nakakilo sa atin, 20 taon na ang lumipas, naaalala mo pa rin ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo malilimutan. 30 years na ang lumipas, naaalala mo rin, naaalala mo pa, at yung pong ginawa ng Espiritu ng Lord ay nananatiling, naroroon, at hindi nawawala. Yan po ang kagandahan nun. Kasi galing nga sa Espiritu ng Lord, at maganda ang resulta. Maganda ang resulta. Pinagpala. Hindi mo isipin, bakit ganoon? Wala po, hindi dumating sa buhay po namin na kami po ay nagsisi sa amin pong paglilingkod kay Lord na nag-resign ako sa trabaho. At tinanong namin ng Diyos, nasa tama po ba, nasa kalooban mo po ba kami, Panginoon? Are we in the your perfect will? Hindi po namin tinanong, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Hindi po namin tinanong ang Lord. Wala, hindi namin siya sinisip. Palagi kami nagpapasalamat every time. Salamat po, Lord. Maraming maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin pong buhay. Ikaw po ay Diyos na mabuti. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, kapag ka po ang Espiritu ng Lord, ang siya pong nangunguna sa atin, kadalasan, yung pong ating mga reasons, yung atin po mga talino, yung ating mga napag-aralan, kinakailangan iisang tabi. At hayaan ang Espiritu ng Lord ang siyang manguna, mag-lead, mag-guide sa atin. We must unlearn. Minsan, we must unlearn ourselves. Yung mga bagay na parang akala natin, ito na, natuto na ako. Yung pala, mas maganda pa pala. Mas maganda pala. Yung pong plano at kalooban at purpose ng Lord na ating magawa sa atin po mga buhay. Napurihin ang Lord. Yan po ang masishare ko sa inyo ngayong umaga. Sana po na-take note ninyo, na-appreciate ninyo. In the name of Jesus. Amen. At hindi po tayo magkakamali sa atin po mga decision. We will never make mistake. Hindi ka magkakamali. Meron kang gustong i-share? Sige. Yun pong pagsunod sa Holy Spirit, syempre, hindi naman yun napakasimple. In the sense na, ang Holy Spirit po, hindi naman natin maririnig na nagsasalita audibly, ibig sabihin po ng audibly, yung maririnig ng tenga mo, meron po nakakaranas na, pero pambihirang pambihira. Hindi ordinary na
marinig mo yung boses ng Panginoon o ng Holy Spirit para i-direct ka. So, katulad po ni Prophet Elijah, sabi po sa Bible, dumating yung kulog, dumating yung bagyo, pero wala doon yung boses ni Lord, hindi doon ang usap si Lord. Nung siya ay pumasok doon pa, nung nasa kuweba siya, pagkatapos ng kulog, ng bagyo, pati yung mga, yung may lindol pa yata, kasi yung rocks daw, sabi sa Old Testament, parang nagtalsikan pa yung rocks. Pero after that, na maingay yun, may narinig si Prophet Elijah sa kaibuturan ng kanyang puso na isang maliit at mahinahon na boses, a still small voice. So naniniwala po ako sa New Testament, yun yung madalas na, minsan po nagturo si Pastor yun tungkol sa inward witness, yung yun pong mararamdaman mo yung leading ng Lord sa puso mo, sa konsyensya mo, sa iyong espiritu. Kasi He is a spirit, He speaks to us through His spirit in our spirits. So makikita po natin Romans 8:26-27, pag nagpe-pray in tongues po tayo, yung Espiritu Santo na nakatira sa atin, nakatira sa espiritu natin, dahil nagsasalita tayo sa ibang wika, nakaka-communicate pala, binibigyan natin ng avenue yung Holy Spirit na nakatira sa atin, na makipag-transaction sa Diyos Ama sa langit, sa kay Jesus. So nangyayari daw yung perfect will of God, Romans 8:26-27, 28. When you pray in the Spirit, all things work together for good to them who love God and are called. Kasi minsan, madalas nating identify o i-apply po yung Romans 8:28 sa mga pangyayaring natural. Ay, na-delay yung bus, yung pala, Romans 8:28, mabuti na lang. Yung mga ganun po. Pero actually, pag kinuha natin yung konteksto, ang kahulugan po ay pag nagpe-pray tayo in the Spirit, at saka ina-arrange ni Lord yung mga circumstances sa buhay natin na beyond our human understanding and natural knowledge, yung pala may ginagawa ang Lord kasi nagpe-pray in the Spirit tayo. Tapos malalaman mo, ililid ka ni Lord, hindi niya i-alaw na mamiss mo yung leading ng Lord. Hindi, kasi nag-pray ka in the Spirit, nakapangusap, pag binasa niyo po yung Romans 8, siguro basahin po natin, sabi po doon, Romans 8:26-27. Aha. Sabi po dito, likewise, the Spirit also helps our infirmities. So alam po ni Lord na hindi natin kaya lahat isolve ang problema sa lupa, sa ministry. Infirmity kasi kahinaan po ang isang kahulugan niyan. For we do not know what we should pray for as we ought. Kahit pati sa pagpipray, hindi natin mas mahulaan kung ano yung perfect prayer. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. And He that searches the hearts knows, alam niyo po kung sino yung nagsesearch sa heart? Sa Old Testament po, yun po yung God the Father, of course the whole Trinity. Pero mas ina-identify natin yun sa kataas-taasang Diyos, sa Diyos Ama ng Panginoon natin Jesus. Kaya God the Father, He searches the heart and the mind. Nagkakaintindihan daw yung God the Father at saka ang Holy Spirit na nasa atin, na nagpe-pray in tongues to our spirit. Because He, yung Holy Spirit, daw po, ini-intercede pala tayo according to the will of God. Yan pala ang nangyayari. Ang ginagawa lang natin, binubuksan lang natin yung bibig natin, nagpe-pray in tongues tayo. Pero ang nag-uusap pala, yung Holy Spirit na nasa atin, kasi Spirit-filled tayo, nakatira sa atin, Holy Spirit, nakikipag-usap sa Diyos Ama at saka kay Jesus sa langit. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yun po ang pinipresent ni Pastor Ramon, a general yun. Pero pag hindi ka member ng Joyful Life, masabihin mo, ano kung ba sinasabi ni Pastor Ramon, ang hiwaga naman niya. Paano mo naman makikinig ang boses ng Holy Spirit? Paano ba inuulit-ulit niya na dapat alam niyo ang plano ng Lord? Pag hindi niya natumbok, sayang lahat ng pagpapagal, mabibigo ka. Alam niyo po, sa ibang church, hindi ko pinagyayabang yung ministry natin. Wala tayong karapatan. Bahagi lang tayo ng malaking katawan ni Lord. At oras na nagyabang po ang joyful life tayo, di ba, bagsak tayo, sabi ng Bible. Kaya lang, nangungusap si Lord, i-treasure din natin yung mga dealings niya sa atin, sa church natin. Sabi nga ng Bible, may sarili tayong company, sabi po sa Book of Acts, na mahalin natin yung ating ministry yung binigay ni Lord. So, ganun yung nireveal at tinuro ni Lord kay Pastor. Pag nag-pray in tongues ka, okay,
Nag-pray in tongues kayo. Ano naman, sabi nga nung iba, parang glossolalia, parang blabbing lang, daldal na walang kabuluhan. Pero if you have faith and you love the Holy Spirit, you believe the word, you are not blabbing. Hindi po yun, ano, walang kahulugan na mga usal-usal na parang orasyon ng mga religyoso. Hindi po. Nag-uusap pala ang Holy Spirit na nasa iyo. At saka ang gatapos, ililid ka sa Marcelino. Ililid si Sister Jane, ibenta yung lote kay Pastor. Nung ayaw na ni Pastor, kasi wala tayong sapat na perang ipangpapatayo, so ayaw ni Pastor mapahiya, tama naman, sabi po yan sa Bible. Ang kinausap ng Holy Spirit, yung asawa ni Sister Jane. So ibig sabihin, yung ka-invest natin ng prayer, kahit kami po noon, ng mga anak ko, mga kapatiran, pag Friday prayer meeting doon sa Frisco del Monte, wala pa naman tayong pre-project na, wala tayong alam na mayroon palang nilalaan siya. Basta pray tayo ng pray. Pagkataos ng tongues, magsasalita. Naalala ko po yung nagpe-pray ako sa Tagalog. Sabi ko, Lord, ikaw may-ari ng universe. Alam mo ang pinaka, the best mo para sa amin kung saan kami akma. Ang isa pong hiling namin, alala ko si Sister Mayra, maraming tubig. Kasi nga, nung danas tayo ng palipat-lipat, minsan problema ang tubig sa church, sa bahay. So ngayon, mga kapatid, dinala nga niya tayo dito and God has a sense of humor. Kasi nagbabaha dati dito, matindi. Sinolusyonan din ni Lord, pinalaki yung mga imbornal, hindi na po nagbabaha ng matagal dito. Tumaas man ang tubig, hindi na umaabot sa Sunday school, sa garahe ng church dito, at nababa agad, purihin ang Lord. Hindi na natagal ng 15 minutes ang lalit. Ganyang kabuti si Lord. Balik tayo dun sa leading ng Holy Spirit. So, ang nangyari po, yung pag-invest po ng praying in tongues in the Spirit, nasubok na subok po yan. Siguro, mga limang Batikan na mga kilala sa buong mundo na mga ginamit ni Lord, Evangelist, Apostol, Prophets. Halimbawa po, Maury Cirulo, believe na believe sa speaking in tongues. Itinuturo niya, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Smith Wigglesworth, Reinhard Bonnke, thank you Holy Spirit, John Gillick, lagpas na sa lima. Wala nga naman na magyabang tayo, hindi pa nga natin narating po yung na-achieve nila by the grace of Jesus Christ our Lord. Ay bakit tayo magsasabi na wala yan, mahirap intindihin niya, hindi yung practical, kulto yan, hindi po. Talagang ito, buhay na patutuo po. Kahit hindi man tayo malaking church, hindi tayo katulad ng CCF na malaganap na malaganap. Pero may patutuo tayong unique kasi iba nga naman ang Holy Spirit. So I believe the Lord led you to share this kasi na-ignore natin ang Holy Spirit. Correct. Isang way po para makalakad tayo sa laman, na-experience po namin yan. Makalakad sa laman. Na-experience po namin yan kasi nung meron po dumating na missionary galing sa Singapore, yung team po nila, Pastor Elijah, ayaw ko si Pastor Elijah na siya magsasalita sa church natin. Kasi una, maliit siya, may team, Bombay. So sabi ko parang wala, ayaw ko nito. Gusto ko yung mga inchik na mga mapuputi, mestizo, o say mag-English. So lungkot na lungkot ako kasi nung nag-approach ako, wala nang available na yung mga ganong klaseng mga preacher. Team sila. Anong nangyari? Lahat imbitado sa iba. Ang napunta sa atin, si Pastor Elijah. Sabi ko, nako, ano kaya ito? So, kasi naglakad ako sa laman eh. So, many times, ganun tayo. Lumalakad tayo sa laman. Pagka ganun pala nangyayari, napapahamak tayo. Pero kapag ang Lord ang gusto mag-lead sa atin, binigay sa atin, yung talaga palang tama. Siya ang nakatulong sa atin spiritually. Propeta pa lang totoo, missionaryng totoo, kasi nakapag-pound ng church sa Payatas, doon mismo sa Tambakan. Nabuo yung isang church doon hanggang ngayon, malaki na yung church doon, malaki na rin simbahan. Siya po ang nagsimula nung kasama ako doon na sinasamahan ko sa tuwing araw ng Linggo na nag-minister doon sa mga taga-Payatas. Konti pa lang mga tao. Marami mahirap at tinatakbuhan yun ng mga kriminal at saka mga wanted ng mga tao. So hindi siya natakot. Yung pala, ang tama pa lang na imbitahan ko, si Pastor Elijah. So, is nung una, tinira ni Lord para sa atin. Ang gusto ko yung iba, na ano, mga mukhang mas mahuhusay, magagaling, ano, mga primero. Kasi, lumakad ako sa laman. Lumakad ako sa akin nakikita. Hindi tama. So, kung imagine ninyo, kung inalaw ng Lord yun, ano, advance to be recognized, nag-una na ako, baka hindi napunta sa atin tama.
Kasi kitang-kita mga kapatid, yung sinimulan ni Pastor Elijah, nag-prosper. Tapos tinulungan tayo, nag-prosper. Purihin ng Lord. Amen. Yung po ang nagagawa mga kapatid. Kaya nga, mahirap po, mahirap makipag-fellowship sa mga halimbawa, no? Halimbawa, mga pastor, pinipellowship mo, hindi puspos, magiging katulad kanila ng ganoon. Ay, hindi po ako masyado nakikipag-fellowship sa mga pastor pagka nagmi-meeting at kung ano-ano na pinag-uusapan, natigil na ako ng pagdalo. Kasi ang gusto ko, yung pinag-uusapan tungkol sa salita ng Lord, tungkol sa Espiritu ng Lord, tungkol sa gayo-unlad ng Iglesia ng Panginoon, yun ang hinahanap ko. Kaya minsan, no, nag-preach ako, huwag kayong makipag-fellowship sa mga hindi puspos. Minsan nagagalit sa akin yung bang Sister Cora, bakit daw masyado akong judgmental. Hanggat maaari, kung gusto niyo makipag-fellowship dun sa mga hindi puspos, puspusin ninyo sila. Ibig sabihin, kayo ang mag-handle ng usapan, kayo ang mag-lead ng usapan, i-guide ninyo sila, hindi kayo i-guide nila. So hindi ka lalakad sa laman. Ang hirap pag lumakad sa laman, mapapahama ka. Mapapahama ka. Nasubukan ko na. Mahirap. Mabuti pa ang Panginoon. Kaya hindi po ako basta-basta gumagawa ng mga decisions na pwede kong gawa ng decisions sa common sense. Iniintay ko ang Espiritu ng Lord na tulungan ako na gumawa ng decision. And I believe that is the right thing to do. Naniniwala po. Yun pa lang, yun nga po pa lang, konti na lang po, yun nga po pa lang, paano mo nga matutumbok ang kalooban ni Lord? Hindi ka magkamali sa mga decision. Bukod po dun sa praying in the Spirit, yun pong attitude ng heart, mahirap po naman tayong ilid ni Lord nang tayo ay may mataas na puso o may unforgiveness and hatred. Kasi faith worketh by love. I believe po, katulad ni David, dapat uupo na siya sa trono. Kung siya ay naglakad sa laman at impatient, pwede siyang may reason na maghinanakit at maghinganti kay Saul kasi hinahanting siya. Samantalang, I believe, alam din ni Saul, malamang, word of mouth, na in-anoint siya ni Samuel nung bata pa siya. Pero sahali po na si David ay mag-insist sa sarili niyang paraan, hindi siya nanguna sa timing ni Lord. Palagi na lang siyang may attitude ng respect kay Saul, kasi alam niya anointed ni Lord si Saul kahit backslider. Palagi siyang may attitude ng paghingi ng tulong kay Lord. Kung may daing siya nakasulat sa Book of Psalms, ang dami niyang iyak kay Lord. Lord, ipaghiganti mo ako. Ganun yung attitude niya. Broken siya kay Lord. Hinintay niya yung timing ni Lord. At sa pagbinasa mo ang Psalms, wala kang makikita doon na, Lord, iupo mo na nga ako, di ba? You have promised. Where is the promise? Wala kang makikita ganun. Sabi mo, i-anoy mo ako. Ako susunod na hari ng Israel. Bakit? Wala pa. Ang makikita niyo lang doon. Patawarin mo ako, Lord, sa kasalanan ko. Dinggin mo ang iyak ko. Yung mga naghahanting sa akin, durugin mo sila. Oh, of course, nilabas din niya yung pagiging niya, yung passion niya, kasi hinahanting ang buhay niya . Pero hindi siya nagmadali. So, natumbok niya yung timing ni Lord na iuupo na siya bilang hari. Kasi yung attitude na mapagpakumbaba at hindi mapaghiganti, hindi mapanirang puri, at tulad po ni, di ba, pwede na niyang patayin si Saul . Kasi nag-CR sa kuweba. Si Saul ay nandun pala sila nakatago sa kaloob-looban ng kuweba. Pwede na saksakin sa likod ng mga tauhan niya. Actually, sinabi siya, patayin na namin, mahal na harap, binigay na sa kamay. Huwag, sabi niya, huwag niyo gagawin yan sa anointed ni Lord. So, hindi na wala yung reverence kay Lord sa buhay ni David. Kung tayo po ay may mga decision na gagawin, hindi po masama. Ako po, natutunan ko yan, unti-unti, it's a long process. Kasi mayabang din ako, maraming yabang. Nung ako'y bata pa, hindi halata. Pero sa puso, matigas ang ulo ko. So natuto ako, dapat pala nagkukonsulta sa asawa ko. Dapat kahit bibilhin lang, halimbawa damit. Hindi pala masama na ayoko pala magsisikreto. Ayaw pala ni Lord mga secret agenda. Sabihin mo, kasi may blessing, unang-una siya ang ulo ko. Ikalwa, gusto yun ni Lord. Open and honest, sabi ng Bible, in the multitude of advice or counselors, there is safety. So pag tayo po ay tigas ulo at adelantado, sabi nga sa Bicol, ang daming pagkakamali, nangunguna, impulsive, emotional. Pero kung mahinahon, kasi may payo ng Espiritu Santo at may payo ng tao na respetado mo, alam, pinagtitiwalaan mo na nagniniwala kay Lord, mabuting magpayo, mas maganda pala, hindi, safe ka pala sa decision. Magkamali man ng konti, itutuwid ko ulit ni Lord,
Kasi hindi ka allow ni Lord na maligaw kasi kinonsulta mo siya in the first place. Nag-pray in the spirit ka, nag-present mo. Sabi natin ng Lord, sayang yung pera, 35,000 a month. Sa doon sa Frisco del Monte, ang bait pa nung may-ari. Lord, bigyan mo na kami. Sayang yung pera mo, Lord. Yan po yung pinapag-pray ko nung pinapray mo. Sayang po, 35,000 a month, Lord. Bigyan mo na kami yung para sa amin na ikaw mismo ang nagbigay. Isipin niyo po yun, napakabuti talaga ng Lord. Na mirpak na nagsunod-sunod yung financial provision. Ibig sabihin, may maganda ditong plano si Lord. The best is still to come bago mag-rapture. Amen. Gagawin pa si Lord na madami. Amen. Amen. So, purihin ang Lord. Maliban na lang, kung meron po kayong mga ibang agenda, gusto po ninyong buksan, o kaya gusto ninyong mag-comment dun sa akin, senior, welcome po kayo. Kasi lahat po tayo entitled sa ating mga opinion. Purihin ang Lord. Dapat pala hindi pabigla. Hindi. Everything, kinukonsulta sa Panginoon. Hindi pwedeng magsasarili tayo. Palagi na lang, lahat tatanungin. Si Smith nga tatanungin kung sino siya share ng word ni Lord. Samantala ang daming pwedeng share. Tumayo lang siya, magsalita siya, pero ginagalang niya yung espiritu ng Lord na sa kanya, napangunahan siya, at tinatanong niya, anong gagawin ko? Sinong taong pupuntahan ko? Palaging ganoon. Nagpe-pray na mabuti at ginaguide ng Holy Spirit. Sa pagmalinis po ang puso, parang bata, katulad ng nabasa niyo kahapon, yung bata ang limigay ng traps, napahagulo yung tatay na pastor, may purpose pala sa'yo. Pagmalinis po ang motibo, pastor, at in humility, good motive. So, hindi naman masama na umaaksyon tayo in the kingdom of God. Kung hindi, baka naman lagi tayong takot mag-ibali. Hindi. Basta nililin tayo ng Lord, mangyayari yun. Sabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ibig sabihin, kung talagang puno ka ng Espiritu ng Lord, every step na ginagawa mo, si Lord nag-o-ordain. At kapag ka si Lord ang nag-o-ordain, tiyak magtatagumpay ka. Kaya tiyakin mo lang na nasunod ka sa Kanya. Hindi ba nagpe-pray? So, meron po ba diyang mga gusto pang mag-share o magbigay ng opinion, magsalita? Praise God. Kung wala po, tayo na yung magpe-pray na tayo, magwawakas na po tayo. Tayo po yung mag-pray. Father God, salamat po sa mga binigay mo sa amin na salita mo, mensahe mo, O God. Patuloy po kayong mangusap sa amin, O God. Huwag mo hayaan, Lord, hallelujah, na mamiss po namin ang plano mo, ang purpose mo, ang kalooban mo sa amin pong buhay personally, at ang plano mo sa ministeryo ang pinagkatiwala mo sa amin, O God. Nagtitiwala po ako sa iyo, O God. Sa pangalan ni Kristo Jesus, dalayan ko, Lord God, na patuloy mo pong hipuin ang aming po mga kapatid na kapwa po namin manggagawa sa Joyful Life with Jesus. Maraming salamat po, Father God. In Jesus' name, Amen and Amen.